have for this interview one senior designer who's respected in the industry, fashion industry, and he is the president of the Fashion Artists Philippines. I'm glad to interview Mr. Francis Calaquian. Hi, Kata. Hi. Hi to everyone. Francis, di ba nagsimula ka ng sa pag-fashion design na medyo late na, no? Di ba? Medyo hindi, kumbaga, hindi na ganun kabagayat. Diba? Oo, totoo yun. Oo. I started, I think... Ayan, kwento mo yung paano ka nag-sing career mo talaga from before when you left design. When I left the travel industry, that's when I started. Mga 1986 siguro. Okay. Right after the revolution. Okay. I was intending to... I intended to take up fashion design. Sorry. Fine arts at USC. Kailan yung father ko. Sabi niya, ano gagawin mo pagkatapos? Sabi ko, sa advertising. Because, syempre, noong time na yun, parang tabu pa yung maging fashion designer correct. Ako. No? Anyway, ang ginawa ko, sabi ko, papasok ako sa advertising. Tapos sabi niya, wag. Sabi niya, kumuha ka ng exam sa Lasal. Ay, talaga? Oo. Your father pa din? Yes. I took up the exam, tapos nung lumabas yung pumasa ako. But, walang regrets. Kasi, after that, I got into the travel industry. Ang dami ko napuntahan. Bagay, knowing you, no? Oh. Na ano ka din, lakwatsero din, kung saan-saan na para ikaw na kung saan-saan na natatapunta. By the way, for everyone's knowledge, I fondly call Francis Kiko. Yes. Siyempre, yung shortcut for Francis, di ba? Kiko, di ba? So, kung mapapansin nyo, may mga sasabihin ako, Kiko, kasi talaga nasanay na ako na Kiko ang tawag ko sa kanya. Okay, Kiko, ano yung pinaka-single determinant para talagang pasukin mo yung fashion? Ano yung pinaka-single na decision process mo na pagtanto? Na-overwhelm na ako sa travel industry. Okay. When I left the industry, I was the sales manager of Singapore Airlines. Mm-hmm. The very first one. It was the first, I was the first sales manager na open yung position. Ah, okay. Oh. So, ilang years ka doon as sales manager? 11 years. As a sales manager, mga 3 or 4 years. Pero sa Singapore Airlines, all in all, ilang years? 11 years. Ang tagal din. Talagang up to over my head na yung aking Kasi, merong time na matutulog ako ng alas 4, gigising ka ng alas 6 kasi kailangan pumasok kasi ginawa mo yung budget for the year. I think isa sa mga hindrance namin, mga English speaking kami yung gumagawa halos ng mga pero yung mga hindi marunong mag-English. Oo, yun advantage mo, you speak the English language. At malaking bagay yun. Oo, yun para sa kanila kasi ang daming mga hindi marunong mag-English na mga sales managers. Oh. Kami, yung mga English-speaking countries, at saka katulad ko, kami yung gumagawa ng mga reports, mga once a month, meron kang marketing report. Once a year, pagdating ng mga August, gagawa ka na ng budget, yun ang pinaka, just yung mga tatlong gabi mong ginagawa yun. Tapos, kailangan dinadala mo yung trabaho mo sa bahay? Oh my God! So, parang I'm not happy anymore doing this. Kiko, marunong ka na nun mag-design. Marunong na. So, meron kang inclination. High school pa lang marunong ako. Ayun. Mag-designer. Which brings me, si Francis Calaquian po, kilala siya sa mga damit na simple, pero classy. Social. Yes. Kumbaga, kinikater niya yung upper crust na market, no? Saan mo nakuha yung design aesthetics mo, Kiko? Saan? Paano mo nakuha yung aesthetics mo? I must admit na I was Joe Sasson is a good friend of mine. His designs were mostly the beaded ones. Mga embroidery ng beads, ng I was helping him through isang
hindi ako marunong mag... So, tulong-tulong lang muna kay Joe? Patulong-tulong lang kay Joe. Okay. Tapos, later on, noong 1990, noon ako nag-umpisa. Formal, I set up a shop in Roses Avenue. Kaya lang, I did not, it did not last long. So, I went home. Doon ako nag-umpisa. Doon na lang sa bahay na lang. Mas practical pa. Actually, kasi yung biyahe ko from the house to the shop, although Quezon City rin lang. Okay. Kaya lang, layo kasi ng Commonwealth din, di ba? Tapos, si Francis Calaquian, for the information of everyone, kilala siya sa mga intricate beadworks. No? Kiko, gusto ko lang malaman, from us, from an artist, from a fashion designer's point of view, anong pumapasok sa utak mo? Bakit kahagawa ka ng ganun kakomplikadong mga beadworks? Nakita ko yun eh. Kitang-kita mo eh. I guess I had to admit na dapat lampasan ko yung aking naging inspiration, which was Josas. I should go beyond him. Tapos, yung umpisa ng mga damit ko, I thought of using different shading ng ano, kasi dapat mayroong depth yung design. I remember the first one na nilabas ko was the terno that was sa Flores de Mayo na unfortunately it did not even place any hindi pumasok. But I will remember mga designers na papunta na kami sa ano, pabalik na kami sa mga kwarto namin. Tapos hahabulin ka ng mga designers, sabi na dapat andun ka. Well, nung lumabas yung dyaryo, natatandaan ko, kaming dalawa ni General Gosong ang nilagay. Nag 9 point something. Yung mga nanalo, merong nag-negative pa nga, merong tinawag. Although kasi subjective kasi talaga yan. Unjudging. Yung anong yun. Pero, yun sa akin, parang... That's enough. Oh, no? Okay. Hindi ka man manalo. Okay na ako mo. Okay na ako. Kasi sinet, hindi rin nanalo. Oh. Ah, okay. So it was the press choice. Yes. Kayong dalawang. Tapos Kiko, bukod kay Joe, syempre kaibigan mo si Joe. Bukod kay Joe, sino ang mga designers, fashion designers na naka-inspire sa'yo, past or present? Naka-inspire or nakaka-inspire sa'yo? Sa akin, aside from Joe, will be Joe Salazar. Ah, si Joe. And Amos Otto. Sila. Okay. Ayan. Yeah, of course. So, these are masters in their own crafts, yes. Diba? Tsaka, yung paggawa nila, yung malinis na approach sa mga damit. Tama. Oo, malinis talaga. Totoo. Dapat yun. Oo, yun naman talaga. Ang batori. Oo, ang promise, diba? Kailangan talaga ang kliyente naghahanap. Yes. Diba? Kailangan. Tapos, as a designer, paano mo inaano, piniprepare ang sarili mo for a forthcoming fashion show or creating clothes for your clients? Paano mo nire-ready sarili mo para sa mga ganyang eventuality? For the clients, madali lang dun kasi yung sasabihin ko lang sa kanila kung makita mo lang ang size ng katawan, tapos makita mo yung padalamit pagdating sa'yo. Makikita mo kung anong suot-suot na ano, kung gano'ng kasinte, ganyan. Meron mga kliyenteng super talaga. I must admit, yung mga Pampangan talagang kaibang magdamit. By the way, Francis is from Pampanga. Kaya talagang maganda ang kanyang client base doon. Yung mga, iba talaga magdamit yun. Iba talaga maganda mga Pampanga. Anyway, tapos para naman sa show, I will get one idea. Tapos, yung the usual term, papaanakin mo. Correct. Pero, nandun pa rin yung line of thought mo. Although, iba-iba na silang design, iba-iba na approach ng ano, yung beadwork mo nandun pa rin. Isa lang ang ginagawa. Tsaka very intricate. Nakakaturete din. Nakakaturete din. Tsaka, tataan yun, ha? Drawing. I see you. I drawing. Alam niyo po, minsan si Francis, no, even sa mga shows namin sa abroad, bago yan gumawa talaga ng final na drawing, naku,
pinapakita niya muna sa amin yung kanyang mga sketches. Hindi rin sketches, mismo drawing ng kanyang beadwork. Meron ako dito ang ginagawa, 4 hours. Ay, for Japan, oo. Abangan niyo po, meron kami sa December 2022, may Japan kami. So, medyo malaki po yun. Tsaka maraming damit na gagawin. Good luck. Ay, oo, madami po yun. Good luck na lang sa inyo. Francis, tanong ko lang, sa tingin mo ba, naniniwala ka ba na ang fashion nag-e-evolve? Tapos, sa tingin mo ba yung fashion ngayon, nag-evolve na ito from a past thing in fashion before? Yes. I have books. Mga 1930s, 1950s, nila Valentino, nila ano. Mm. Makikita mo, parang nakita ko na to. Parang ginawa ko na to. Parang ano ko na to. Parang, kasi, kamukha nung mga off the shoulder. Ngayon lang kasi ang mga off the shoulder ng mga bagong designers, meron nang ginagamit na tool sa para mag-flat. Pero dapat wala 'yun eh. Dapat wala 'yun. Ideally, no? Oo, ideally dapat wala 'yun. Kahit yung malalim na likodan na ganyan. I-flat mo ng todo. Huwag mo lalagyan ng tool kasi. Pero sa tingin mo, Kiko, hindi kaya part ng evolution na 'yun? I think it's a part of the evolution. No. Tama, no? Kasi kanya-kanya din namang, di ba, kanya-kanyang maganda, strategy. Pero ang ganda naman ng painting. Ganda naman. Tapos, Francis, as president of the Fashion Artists Philippines, no? Kasi yung Fashion Artists Philippines po, hindi lang po fashion designers. Ibang-ibang klaseng mga tao galing sa ibang-ibang klase ng fashion arts, no? Kaya hindi lang po concentrated sa fashion design. Sa tingin mo, ano ba ang totoong fashion talent? Walang intriga ha. Tinatanong ko lang po si Kiko na ano ba sa tingin niya bilang presidente ng FAP, ano po ang totoong fashion talent? Sa akin, yung pag-fit ng damit at gano'ng kalinis mo ginawa ang damit. Yun sa akin yun ang fashion talent. At bagay ba sa magsusuot? Kiko, does that include fabrication? It does. It does. Tamang paggamit ng tela, no? Tamang choice. Ayokong gumamit ng stretch sa isang mataba. Kasi ang stretch, merong minus. Kasi? Kasi magmamark ka na. So, lalo pahalata. Babakat. Okay. Babakat. So, ang totoong talento is... Ang gusto ko yung... Intriga po ito, pero at least we'll hear it from Francis Calaquian, the president of FAP. Alam mong gamitin yung isang yung fabric sa tao na hindi makikita yung... Ang normally, ang mga problema. Yung dapat itago. Puson. Dapat itago. Merong sistema yan ng pagsuka. Na hindi ko nakikita dun sa mga... Kahit sa mga kasama natin ngayon. Tinuro na namin yun na may sistema ng pagsukat ng hips na mawawala yung pag nasukot yung damit, mawawala yung bakat ng puson. Pero di ba, Francis, I'm sure it's part of your trade secret. Di ba? Kanya-kanya trade secrets yan eh. Di ba? Dapat matuto rin, di ba, ng mga ganyan, ng tama. But you know, siyempre may kanya-kanya kayong mga sikreto. Hindi pwede na ma-reveal yan sa lahat. Di ba? Tapos, Kiko, ano masasabi mo sa mga bagong designers na talagang gustong seryosohin ang pagiging fashion designer? Anong ma-advise mo sa kanila? Address them, please. To the new designers, pakiayos lang po ninyo yung inyong mga... I have seen several designs na medyo... pumapalipit yung ano, pumukulukot yung ganito. Ayusin nyo yun kasi yun yung magbibigay sa inyo ng at a very bad, upper level. Kasi makikita yun ng mga, merong mga young designers now na magandang mag-fit ng damit. Meron madami. Naman. Madami na silang yun. Siguro mga, pero merong mga, makikita mong kumukulukot yung likodan. Meron pa na. Merong ganito na may ang tawag na namin eh, may chismis yung damit. Oh, yun. Actually, yun ang tawag sa fashion. Tanggalin niyo yun.
Pag nag-fitting yung ano, tignan na ninyo, wag niyo nang pakabalan yung wag niyo kanyang mag-ano basta nandoon siya, ayusin na ninyo yung damit, i-fit niyo ulit para hindi siya pabalik-balik. Kasi ayaw ng kliyente pabalik-balik sa for fitting. Eh. Ayusin na ninyo kahit na it will take an hour to do it. Kasi iba ang fitting ng maganda. At pati ang magsusuot, kampanting maganda ang damit ko. Yun okay. Yung sasabihin niya sa sarili niya. And when she does that, she will carry your clothes very beautiful. Kiko, bukod doon, technical yun. Paano naman sa pag-uugali? Paano ba yun? Para mahirap yung question, no? Paano naman, ano ba dapat ugaliin ng isang fashion designer para tumagal sa industry? Alam nyo, lagay nyo sa utak ninyo na hindi pa kayo perfect. At you will never be a perfect designer. Kasi hanggang ngayon kami, nag-aaral pa rin ng mga, ano, kasi makikita namin na, well, may bago ngayon, yung katulad nung paglagay ng tools sa damit, merong mga sumisemblang doon eh, kasi lolobo yung tool eh. Merong technique para gawin nyo na mag-flat na hindi mahalata. Meron yung technique. So, siguro, isipin niyo na the fashion is a never-ending process of learning. Mm. Dapat ready kayo for new ones. Open sa mga makabagong hindi kayo pwede maging stagnant sa isang proseso lang. Kasi, nag-i-evolve ang fashion, nag-i-iba. So, ano kayo, dapat abreast kayo sa kung paano yung gagawin. Doon sa akin katayon. Naku, pakinggan nyo, please. Anyway, tapos, Kiko, sa itong estado na ng buhay mo, sa tingin mo ba na-achieve mo na yung dapat mong ma-achieve bilang fashion designer? Kontento ka na ba sa ginawa mo sa career mo bilang fashion designer? Parang hindi. Parang pataas ng pataas yung expectations ko sa career. Ngayon, kamukha nung gagawin natin sa Tokyo. Oh. I started thinking on how to do it. Nung nakita niyo yung design nung sinabit ko, may nagsabi sa akin na paano yung ano niya, yung price niya kasi kung beadwork ito, ganyan. Pero nag-isip ako ng ibang gagawin na para bumaba yung cost. Pero at the same time, not sacrificing the aesthetic design of the dress. Gandun pa rin yung kagandahan niya. Although, hindi ako mag-fully bibid dun sa mga damit, bababa siya ng konti ang costing para makuha ko yung ng kliyente. Yung gusto ng kliyente. Okay. Kasi eventually, sila magbabahayan. Okay. Yung gusto ng kliyente na gusto ko rin gawin kasi alam ko magandang lalabas. Yun. So, last question. Paano naging Francis Calaquian ang isang Francis Calaquian? Sum up your persona from the time na nagtrabaho ka hanggang ngayon naging fashion designer ka. How can you sum up Francis Calaquian? I never, how do you put it? Parang hindi ko sinabi sa sarili ko na nakuha ko na yung dapat makuha ko. It was all the time, pataas ng pataas yung level ng expectation mo sa sarili. Yun yata yung nag-aano sa akin ngayon, papalit na papalit yung expectation ko na dapat hindi ka maging stagnant. Kasi pag nakuha na yung pag inisip na nakuha ko na to, parang ano pa correcto, ano pa, wala ka nang i-achieve na mas maganda pa, parang meron ka lang hahanap pa eh, diba? Lalo pa sa arts, diba, Francis, diba, walang limit. Totoo walang yun. Limit totoo, so yun.
Francis, anything more that you want to tell our audience? Anong pwede mong, ano pang gusto mong sabihin sa kanila before we say goodbye with this interview? Yung Francis Calaquian nung 1990 na nag-umpisa maging designer, hindi ho nag-iba. Hindi ho ako naging mayaman. Hindi ho ako pumanik sa sasabihin ko na, ay naku, ganito, ganyan, ganyan. May nagsasabi sa akin na, ay Francis, ang ganda-ganda nito, ganyan, ganyan. Sasabihin ko talaga na, hindi, magagawa mo din yan. Pwede yan ma-achieve ng lahat natin, lahat tayo. In fact, at this stage, Kata, I am very much willing to impart what I know sa mga young designers. Kata, in using beads, meron siyang technique. Kasi I remember one designer was asking, si Glenn Lopez asked me, gusto mo bang mag-bead work sa isang designer? Sabi ko, sabi ko, Glenn, parang hindi yata dapat. Sa akin na lang yun. Using bead, kasi kata, ang pag nag-beads ka sa diagonally on chiffon, Napakahirap gawin. Napakahirap. May technique para hindi mong kulubutin yung tela. Meron technique. I'm very much willing to impart this, lalo na sa mga young designers ng members ng Fashion Artists of the Philippines. I would love to impart that to them. Gusto kong magklase. Meron tayong members ng mga bata. Di ba, marami tayong pagkakataon. Oh, ano, bago pa lang kasi tayo. Gusto kong gawin natin. See, gawin natin. Let's do it. Yes. So thank you, Francis, for saying yes to this interview. And I hope yung mga, lalo na yung mga taga-fashion industry, will get a thing or two from my interview with Francis Calaquian. So Francis, thank you. And thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.